Sumasaya ang paglalakbay natin papuntang Matalom, Leyte. So malapit na tayo sa may mismong pier. O ito na. Okay. At maya maya ay pakita ko sa inyo papuntang Canigao Island. So mag-intro muna tayo, guys, at ipapark muna natin ang sasakyan. Ayan, papunta na tayo sa Canigao Island. So napakaganda ang biyahe natin ngayon dahil medyo makulimlim naman yung panahon. So maganda ang travel na rin natin ngayon dahil hindi mainit at maaliwalas ang panahon. So napakaganda ang mga puno at napakahusay yung daanan dahil simentado ito after 30 years. Ay napakaganda na ang daanan dito dahil simentado na ito dahil sa mga LGUs na active na mga namamahala sa mga municipality natin at bayan ay napakaganda at naayos na ang mga daanan dito papuntang Matalom, Leyte. So diba, napakaganda ang biyahe natin ngayon at walang traffic. Ganito ang sitwasyon sa Leyte papuntang Matalom. So napakahusay yung daanan natin dito papuntang pier. So okay, dumating na tayo at ito yung pinakabilihan ng mga souvenir na mababa naman ang presyo dito. At kayang-kaya ng bulsa natin, napaganda naman din ang mga product at murang-mura ito pasalubong sa pamilya natin at kung saan man ito at pupunta sa ibang lugar. Kaya murang-mura ito. So ito yung makikita natin sa unahan, yung pier. So pupunta natin ngayon at doon tayo sasakay. Ayan, nakikita na natin yung pier. Ayan, napaganda. Simpleng buhay lang dito sa probinsya. At matatanaw natin yung ibang isla doon sa unahan. So yan po ang pupuntahan natin ngayon, ang Canigao Island. So naghahanap tayo ng bangka para masakyan at nakipag-usap na yung mga kasama natin at mga kasabay natin na papunta doon sa Canigao Island. So naghahanap ng masakyan at ito ay pupuntahan na natin. So yung unahan ng isla na yung maliit, nakikita natin. Talagang napakaganda. So makulimlim ang panahon natin ngayon dahil medyo hapon na. So ang target natin ngayon ay makapag overnight tayo doon sa Canigao Island. So ngayon ay papasok na tayo sa bangka at sasakay na tayo para ma-experience naman natin sa isla kung gaano kaganda ito. So yung inaapakan naman nito ay improvised ng may-ari ng bangka. So patungan to at may hawakan naman sa gilid yung hagdanan paakyat ng bangka para hindi tayo malaglag. So matibay naman ito at may hawakan din. So nandito na ang lahat sa loob ng bangka at safety naman din dahil nakapagsuot na ng mga safety life jacket. So ang capacity ng bangka na ito ay maabot ng 30 katao or mahigit pa, depende sa may-ari ng bangka. So ang binabayaran natin ngayon ng bangka na ito ay package na umaabot ng 2,500 bawat bangka. So yung ibang bangka naman ay umaabot ng 40 katao. So depende sa size ng bangka. So ngayon ay nandito na lahat sa loob ng sasakyan para paalis na at inaayos pa ng may-ari ng bangka papuntang isla. So now, relax na ang lahat at nakapag-sit na ang lahat ng mga pasero dito sa loob ng bangka. So okay, at mag-aalis na ang bangka papunta sa isla. So ang target natin ngayon ay makarating kaagad ng bago maggabi. So ang expected time ng oras dito ay umaabot na ng 30 minutes to 40 minutes depende sa speed ng bangka. So at saka sitwasyon ng dagat, kung mataas yung alon, so mabagal yung takbo ng bangka. Pagkamali, kung walang alon masyado ay mabilis ang takbo ng bangka. So umaabot lang ng half hour or 30 minutes na travel papuntang isla. So sa unahan na yan, ayan ang target natin na pupuntahan papuntang isla ng Canigao Islands. Okay, enjoy ang lahat sa pagta-travel at maaliwalas din ang langit dahil medyo may parating na bagyo. So makulimlim din at sana walang bagyo at tropical storm lang at kulimling lang. So yan, ito yung island ng Leyte. So paalis na tayo nan at iniwanan natin yung isla ng Leyte at papunta tayo sa isla ng Canigao Island.
So, yung mga kasama natin dito ay ready na din ang mga baon at kanya-kanyang dala ng mga pagkain, siyempre para pagdating natin doon sa isla ay maligo at kakain na lang at mag-enjoy sa buong isla at maglibot-libot doon maya-maya. So, talagang hindi naman masyadong mahangin ngayon kaya mabilis kaagad ang takbo ng bangka at wala ding ulan, sumaaliwalas din kaunti at talagang mabilis ang biyahe natin papuntang isla. So na talagang malapit na at ilang meters na lang to ay makarating na tayo sa isla ng Canigao Island. So napakaganda naman at safety naman ang bangka na ito dahil malaki at kayang-kayang mag-accommodate ng 30 to 40 katao ng bawat isa. So may life jacket naman din ang bawat isa, so safety naman din ang lahat. So talagang mag-i-enjoy tayo mamaya pagdating doon sa isla. So maraming salamat sa inyo at nandiyan ang travel natin ngayon ay talagang mag-i-enjoy papuntang isla. So mamaya sa next upload ko naman ay papunta tayo sa loob ng isla at mag-ikot-ikot sa next vlog ko. So sa ngayon ay nandito muna tayo naglalakbay sa isla or sa dagat para mag-enjoy at makikita natin ang mga tanawin ng iba't ibang isla dito. Nandiyan naman ang isla ng Canigao Islands, yan sa unahan. Mayroon din sa kabila ang Cebu. Mayroon din dito sa kabila naman din ang Bohol at saka siyempre sa Leyte yon. Magkatabi-tabi na isla ito. So talagang mag-i-enjoy tayo ang lahat para dito dahil tabi-tabi ang isla dito sa May Visayas. Leyte, Canigao Islands, Cebu at saka Bohol. Saka Limasawa yan, tabi-tabi lang ito. So talagang mag-i-enjoy tayo. So private bangka na ito. So pwede kang mag complete package ng 2,500 ang package ng bangka. So okay, at mag-enjoy tayo ngayon sa biyahe. So maraming salamat at ang biyahe natin ngayon ay maganda at ang mga kasama natin ay nag-enjoy din habang nandito sa loob ng bangka. So tiyaga-tiyaga muna tayo at ang ilang meter na lang siguro mga 100 meters na lang, may darating na tayo mga 3 minutes na lang ay makarating na tayo dito sa loob ng isla or papasok na tayo. Okay, linaw ng dagat at talagang pwede kang mangisda dito sa gabi dahil malinaw, mamaya mag-overnight din. Talagang magiganda ang isla na ito. Ito yung isla na laging pinupuntahan ng mga turista dahil maliit lang ito at kayang-kayang libutin ng 20 minutes to 15 minutes ang pinakamatagal na libot dito sa isla na ito. So, next vlog ko ay malalaman natin yan para maikot natin ang buong isla ng Canigao Island. So, okay. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa simpleng vlog natin ngayon at biyahe natin papuntang Canigao Island. So ito yung itsura ng Canigao Island, ang malapit na tayo. So mga 2 minutes darating na tayo. Ang linaw ng dagat. Ang sa una na yan ay ang buhangin, yung kulay puti. Yan yung pinaka beach niya. So ito yung pinaka bungad ng isla. So ito yung pinaka sentro na papuntahan ng isla ang mga bangka. So ito yung pinaka sentro niya. So ilang minuto na lang, mga 1 minutes. 1 minute darating na tayo. So dahan-dahan. So mamaya ay tatanggalin na lahat ang life jacket at iwanan dito sa bangka. At susundin kami bukas ng umaga, mga 9 o'clock in the morning. So depende sa Coast Guard kung anong oras ang sundo dito bukas ng umaga. So alis ng hapon and then bukas ng umaga ang pag-uwi. So now ay malapit na. So ang ganda ng isla ng Canigao Island. So nakalagay dyan sa unahan ang Smart. So siguro ang Smart Telecom dito ang mabilis ang signal kasi nakalagay dito ang Smart ng tarpaulin. So ang nag-sponsor dito ang Smart. So malakas siguro ang signal dito ng Smart Telecom.
So makikita mo naman ang ganda ng kapaligiran ng Canigao Island. So yan ang hitsura ng Canigao Island. So welcome dito sa Little Boracay ng Visayas, ang Canigao Island. Okay? So makikita mo naman kung gaano kalinaw yung dagat, 'di ba? Ang pino ng buhangin, parang nasa isla ka ng Boracay. Ang linaw ng tubig. Siyempre, ang sarap maligo dito. So mga kababayan natin, mga kasama natin ay bumababa na rin. So yung hagdanan naman ay safe naman yung hawakan para hindi tayo malaglag. So dahan-dahan lang din. So napakarami na bumababa at dahan-dahan lang din para hindi tayo malaglag at maligo kaagad dito sa dagat na hindi pa prepared. So napakalinaw yung dagat, puting-puti. Saka yung mga puno niya ay medyo mababa lang din. So talagang makikita mo naman sa unahan yung mga puno na napakalinaw, ang kulay na kulay green. So dito naman sa gilid ang mga tubig naman, ang ganda na ang linaw din. So marami nang nauna dito na naligo. So siguro mag-overnight ito maya-maya. So umaraw na kaunti. So napakalinaw na ang dagat. Kulay crystal at talaga. So dahan-dahan ang aswang. Yung hawakan ay bakal, stainless. So mahusay ang hawakan. So yung apakan naman ay kahoy para hindi madulas. At ang pino ng buhangin. So nandyan na, nag-umpo ka na sa gilid-gilid. Okay. So nandyan, pinong-pino yung buhangin. Okay. So see you sa next vlog ko. At mabuhay. Sige. At maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng mga simpleng video ko. And mabuhay. And bye bye po sa inyong lahat. And God bless po. And thank you for watching.